Shout out po muna tayo kay Mama Sol TV. Ayan, so subscribe niyo po si Mama Sol TV para po sa kanyang YouTube channel at para po ma-reach po niya ang 1K subscriber po. So thank you and let's go start for this content today. What's up mga kalog? Ito po, kumuha kami ng sariwang saging na saba. So kakakuha lang po nyan dito kasi po marami po kaming tanim na punong saging dito sa aming bakuran dito sa likod ng aming bahay. Ayan. So sariwa po yan yung saging na saba, kakakuha lang po. At ayan po ay isang kumpol. Ayan. So isang puno po yan, sa isang puno, isang kumpol saging, ganyan na tsaka dami, malalaki po yung saging na saba. So napakamahal po nyan pagka binili mo sa palengke. So mas maganda talaga na may sarili tayong tanim para pagka gusto natin kumuha ng mga prutas at sariwang prutas, ayan meron tayong makukuha at saka maraming beneficyo ang saging na saba. So ngayon babalatan po natin yan, yung mga saging na yan. Ayan, ito po nagbabalat na po yung kasama ko, ito binabalatan niya na po yung mga saging kasi igagata po natin yan, ginata ang saging po. So ayan, nakaready na yung dalawang nyug, ayan nakaready na po sila. Then tinatanggalan po siya ng balat. Para po sa pagkakaalam ng lahat, yung saging na saba, pwede po siyang igata kahit po hilaw pa. Basta yung parang medyo malapit na siyang kahinugin. So actually yung saging na saba na yan, hilaw pa siya kahinugin pa. So ang ginawa namin, hinati namin yung saging kasi sobrang napakadami talaga ng isang kumpol. Kaya yung iba, binalot namin ng plastic para pahihinugin po siya. Tapos itong natira na nasa labas, ayan, binabalatan na po niya kasi igagata po namin siya. So ayun po, nilagay po sa may balde, uhugasan pa yan. So ganyan po yung gagawin namin, tapos lalagyan ng dalawang nyug. Itong nyug na to hindi na namin yan binili kasi yung nyug dito meron kaming puno ng buko. So ayan, kumuha na lang kami ng nyug kasi meron namang nyug na makukuha kaysa bumili ka. Ang mahal ng isang nyug sa palengke is 25 pesos ang isang nyug. So ngayon, ito, galing sa puno, sariwa pa, bagong pitas, tapos dalawang piraso pa. So parang 70 pesos din siya, di ba? So libre as in libre lahat. Pati yung saging, sariling tanim din namin yan. So wala pong ginastos. So ang ginastos lang ng asukal, bumili ng asukal na 1/4. So yun lang yung pinakabinili. Tapos lulutuin pa yan sa kahoy. Eh, ang dami naman ng mga kahoy dito sa amin. Maraming mga kahoy dito sa mga paligid-paligid. May mga kahoy dito kasi marami pong puno dito. So ayan, habang binabalatan yung saging, mamaya magkukudkud na yan ng nyug. So ayun na nga, nakaredy na nga yung nyug na buksan na yung gagamitin na panggata sa nyug. So ayan, binabalatan niya pa. Medyo matagta, mahirap balatan kasi medyo matigas pa nga yung saging. Pero pagka pinakulo na yan mamaya, lalambot na siya, pakukuluin po muna. So after pakuluin niya mamaya, pagka malambot na yung saging, tsaka ilalagay yung gata. Mamaya makikita nyo po yung kung paano pagluto nung ginata ang saging. As in saging lang po siya, wala po kami ibang hinalo kundi yung dalawang pirasong nyug. Tapos yung asukal 1/4, yung kulay pula na asukal po yan, 1/4 na asukal na pula yan, pwede din po yun ilagay. O kung gusto nyo naman yung kulay white na asukal, pwede rin po. O yung kulay yung kulay red na asukal yan, pwede rin po. So depende po sa inyo kung paano nyo po mapapasarap yung luto ninyo. So ano po yung mga gusto nyo ilagay sa ginataan, nasa inyo naman po yun. So kasi sa amin, dahil nga kulang yung budget, kaya ang pinaka lang ginawa namin, asukal na 1/4 lang nilagay namin na asukal. Tapos dalawang gata para masarap, magata siya, ayan, para malapit yung sabaw. So ayan na po, so binabalatan niya pa po siya, inuubos pa yung mga 50 pieces yan, mga 50 pieces siguro. Tapos yung mga iba, itinago namin, ibinalot namin sa tawag dyan, plastic, tapos nilagyan ng dyaryo para mabilis na magano siya, mabilis mahinog. Yan, yung iba kasi pinahinog namin. Tapos eto, yung mga binabalatan, ito yung gagata namin, ginata ang saging po. What's up mga kalog? So ayan guys, so yung saging na kinuha namin nung nakaraang araw, so ayan po, ayan, nabalata na siya, igagata po namin ginata ang saging. Yan, igagata po namin yung saging. So ayan po, hinihiwa-hiwa ng maliliit. Yan, pakita yung balat niya. Tapos ito yung nyug na gagamitin namin. Yan, sariwa din yung nyug na gagamitin namin bago kuha lang po yan sa puno kasi may puno din ang buko dito sa amin. So yung nyug din natin kasi may puno kami, kaya ayan, wala bayad yung nyug, kinuha lang po namin yan sa aming puno ng buko. Ayan, so nyug na yan. Kaya pa meron pang extra na itinabi. Kasi ayan, hiniwa-hiwa na po, lulutuin po yan. Igagata po namin ginataang saging. So ayan na po mga kalog, yan sinalang na po namin. Kukulo na po yung ginataang saging po namin yan. So kukulo na po siya. Nilagyan po, dalawang nyug po ang ginamit namin dyan para po maka, yung gata niya is napakalapot yan, para po malapot yung gata. Ayan, masarap po yan guys. So libre lang po yan kasi yung dalawang nyug galing po yan sa puno na tanim namin na buko. Tapos yung saging tanim din po namin. So thank you very much po.
So ayan na po mga kalog, yan sinalang na po namin. Pumukulo na po yung ginataang saging po namin yan. So pumukulo na po saan, nilagyan po dalawang niyo po ang ginamit namin yan para po maka yung gata niya is napakalapot yan, para po malapot yung gata. Ayan, nasarap po yan guys. So libre lang po yan kasi yung dalawang ano niyo galing po yan sa puno na tanim namin na buko. Tapos yung saging tanim din po namin. So ayan, tulad ng sabi ko kanina, bago namin lagyan ng gata yan, is pinalambot po naman namin. So pinakuluan muna po muna sa tubig bago po inilagay yung gata. So pagka ganito po kayo, pagka nilagay niyo po yung saging sa kaldero, pakuluan niyo po muna sa tubig. Tapos pagka malambot-lambot ng konti, tsaka nyo po tanggalin yung tubig bago nyo po ilagay yung mga gata, yung pinakagata. So pwede rin naman po dalawang piga yung gata, tapos yung pinakahuling piga yung pangpapakulo nyo para lumambot po yung saging, kasi yung saging na niluto natin is hilaw pa siya. So kailangan dapat malambot na gusto yung ano tawag nito, yung saging na saba. Then yung huli natin ilagay yung pinakaunang gata. Yung unang gata kasi yung pinakamalapot, so yun yung parang pinakasabaw niya. Kaya dapat kailangan dalawang niyog ang gagamitin natin kasi para ano, marami yung sabaw na may lalagay natin. Tapos yung pinakahuling ano niya, pinakahuling piga, yun naman yung gagawin pagpapaano para pampalambot doon sa saging kasi matigas po yung saging kasi hilaw pa po yan. So ayun lamang po, maraming maraming salamat po. And don't forget to subscribe my YouTube channel. At sa mga gusto po magpa-shoutout yan, magpa-shoutout po kayo. At i-comment nyo lang po ang hashtag Master Kalog pa-shoutout. So thank you very much.